Ito ay babala sa mga babaeng malalambing makitungo at nakikipagbiruan sa mga kalalakihan. Tanong, ano ang maipapayo nyo sa kababaihan na malalambing makitungo sa kalalakihan at dumadating sa punto na sila ay nakikipagbiruan? Ngayon, ang sagot, hindi pinahihintulutan ng isang babae na makipag-usap sa hindi niya mahram ng lampas sa itinakda ng Islam, sapagkat ito ay maaaring humantong sa fitna o kaguluhan at pagkahulog sa kasalanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, huwag magsalita sa binabaang tono na may halong matamis na boses upang hindi siya na may pusong ay isang sakit ng kalaswaan, ay hindi mapukaw ang pagnanasa, at magsalita lang sa isang angkop na paraan kapag pinanatilin ninyo ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa makatuwid, ay huwag kayong makipag-usap ng malumanay na nananatili sa mga kalalakihan na hindi ninyo mahram, upang hindi mahumaling ang puso ng inyong mga kausap sa inyo. At ito ay obligadong pag-uugali sa lahat ng kababaihan na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang buhay, at magsalita kayo sa marangal na kaparaanan na makipag-usap na malayo mula sa anumang masasamang paghihinala na hindi ipinagbabawal ng batas. Tulad halimbawa, kung siya ay nasa pamilihan, makipag-usap siya sa tindero sa kung ano lamang ang kinakailangan at huwag nang lalampas pa doon, sapagkat ang shaitan ay dumadaloy sa loob ng kanyang katawan ng anak ni Adan, katulad ng pagdaloy ng dugo. At maraming kababaihan ang nagsasabi na malayo sila sa fitna o tukso, ngunit katotohanan ay hindi tumitigil si Shaitan sa paggawa ng paraan upang paunlakan ang paanyaya nito sa kasalanan. Ngayon, posibleng iniwan na ng babaeng ito ang lalaking kanyang nakakausap ng lampas sa hangganan, at si Shaitan ay patuloy na nagbubulong sa kanyang puso upang bumalik sa dati niyang gawain. At kapag siya ay nagbalik, ang unang pagbati na mamamagitan sa kanilang dalawa ang magsisilbing ningas na kalaunan ay hahantong sa apoy. Kumukulo ang katawan. Naway ipagbadya tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong kasalanan, dahil alam naman natin na kapag nag-uusap ang babae at lalaki, kung saan saan napupunta ito, lalo na't hindi natin inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kaya itinalaga sa kababaihan na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras, at huwag mahulog sa bitag ni Shaitan. At ang isang halimbawa nito ay ang pakikipag-usap sa telepono, o di kaya ay ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng video sa internet o sa anumang makabagong kagamitan katulad ng Facebook, Instagram, at kung ano pamang mga network. Napakaraming kalalakihan ngayon ang naghahanap ng kahit sino na lamang na babae na sasagot sa telepono o kaya'y mag-add as friend sa kanilang mga Facebook at sa iba pang mga social media site. At pagkatapos na may sumagot o magpa-unlock na babae, katulad halimbawa ng mga salitang papuri, at ito ay paulit-ulit na mangyayari hanggang sa hindi namamalayan ng babae, ay lumilipas na siya sa kung ano lamang ang dapat gawin at sabihin. Katulad ng, "Hi,
Ang guwapo-guwapo mo naman. Tara, labas tayo. Sagot ko na lahat. Mayroon pa. Di pa tayo nagtatapos. Mayroon pang pagkakataon na ire-record ng lalaki ang kanilang pag-uusap. At kapag nagkaroon ng suliranin sa pagitan nilang dalawa, ay ipananakot ito sa kanya at sasabihing ikakalat sa buong internet site o di kaya naman ay ipapadala sa ama o kapatid at kapamilya ng mga babae. Masyadong delikado. At dahil dito, binabalaan ang mga kababaihan na huwag makikisalamuha o makikipag-usap sa mga lalaking hindi nila mahram ng lampas sa kung ano lamang ang kinakailangan, maging ito man ay personal o sa pamamagitan ng telepono o internet. Katotohanan, ito ay napakalaking panganib na hindi ninyo mapipigilan kung inyong nauumpisahan. At hinihiling namin na ilayo tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa fitna na kung saan ito ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Dahil ang mga lalaki ay kung saan-saan umaaliwaswas, lalo na kung ito ay walang iman.